kay Rafaela Mira Florte Pasha. Magandang araw po, Sir Ma'am. Magtatanong lang po kung anong mga requirements needed tungkol sa self-employed or voluntary contribution, preferably self-employed, sir. Oo. So, ang requirement ay nakarehistro na po sana kayo sa SSS bilang self-employed. Yun po ang unang hakbang at kailangan pong pakitiyaga. May kailangan pong kilos mula sa inyo. Isipin nyo lamang po kung ano ang inyong pinaghahanap buhayan bilang self-employed, kung kayo'y mananahe o kung kayo'y delivery rider na independent contractor. Yun po ang ilagay ninyo sa form at mare-register nyo na po ang inyong sarili bilang self-employed. Kung self-employed na po kayo, kailangan nyo pong matutunan mag-generate ng payment reference number. Kung may PRN na po kayo, makakabayad na po kayo sa kahit anong branch na SSS na may teller o sa aming mga collecting partners. So, madali lamang po kami hanapin sa aming mga social media accounts kung saan kayo pwede makabayad. So, register as self-employed, PRN, bago kayo makabayad ng inyong contribution po. At definitely, sir, walang mga papel to. Yung mga business permit, kung ikaw ay sari-sari store owner. Ay, oo. Nais kong linawin muli na yung kung pag-register ninyo at wala pa kayong SSS number, online lamang, wala kaming hihingi na dokumento bilang patunay na inyong pagiging self-employed. Mm-hmm. Sapat na sa atin ang kanilang deklarasyon sa ating form. Pero kung wala pa kayong SS number yun, required kayo na mag-submit, upload ho ng birth certificate. Ayan. Okay? Mula naman kay Ermina Bondoy, ako ang I self-employed, may sari-sari store. Kaya lang po, di ko na po natapos dahil nagkasakit po ako. Ano po ang dapat kong gawin? 50 months po ang hulog ko at 68 years old na po daw siya, sir. Thanks po sa sasagot. Ito si sir. Opo. Ma'am Ermina, ang tansyahin po ninyo kung ano po talaga ang inyong gusto. Sa akin po, gusto ko sana ipagpatuloy ninyo ang inyong paghuhulog ng contribution sa SSS. Hindi po natin masabi ang buhay. Pwede hong mahaba ang ating buhay kung tayo po ay may sigla pa rin. At baka mapakinabangan nyo pa rin na magpension kayo kahit medyo may edad na po tayo ngayon. Kung mabuo po ninyo ang 120 contributions, batid ko po na medyo malayo pa po, baka po mapakinabangan nyo pa rin ng mahabang panahon ang inyong magiging pension pagdating ng inyong edad na 70, siguro 74 po, kung kailan mabuo ninyo yung 120. Kung kayo naman po ay nag-aalinlangan, pwede na rin siguro kayo mag-claim ng retirement benefit ninyo, Ma'am Ermina. Ngunit, ito po ay magiging lump sum benefit lamang po. Tama. Ang lump sum benefit, Ma'am Ermina, ay katumbas po na inyong kabuuang hulog sa SSS. May dagdag lamang pong interest. So, yun po ang inyong pagmumunihan at pagdedesisyonan po, Ma'am Ermina. Ang nakakatuwa kay Sir Carlo, maliban sa SSS coach, eh life coach pa ho siya. So, maraming salamat, no? Swerte si Ma'am Ermina. Okay, wala kay Meling Hernandez. Good morning po. Paano po mapapaliit ang monthly contribution ng isang self-employed? Kasi po na-declare po niya sa compensation niya, medyo malaki daw po, sir. Cover po siya ng 33,280 monthly. Hindi po niya kayang hulugan sa ngayon. Pwede po bang pababain niya doon yung hulog niya, sir? Ma'am Meling, ang pag-aalam po kung gaano kahalaga ang inyong ihuhulog sa SSS ay base po sa inyong buwanang kita. Kung ang inyong buwanang kita po ay bumaba po, maggumawa lamang po kayo ng PRN katumbas nung buwan ng mas mababang buwanang hulog po, Ma'am Meling. Ngunit gusto ko po rin pong ipaalam sa inyo na ang pagbababa po ng hulog sa SSS kung kayo'y nanggaling sa mataas at bababaan nyo po ay nakakababa din po ng inyong contribution record. Kung napapababa nyo po ang inyong contribution record,
napapababa nyo rin po ang magiging basehan ng inyong benepisyo. Pero kung yun rin lang naman po ay totoo at hindi nyo po kaya yung kasalukuyang hulog ninyo sa SSS, ay okay lang naman po, ibaba nyo po at kung kailan ho ulit bumalik ang inyong taas ng kita ay sa kanyo na lamang po ibalik. Doon po umaangkla ang SSS sa halaga ng inyong buwanang kita. Hindi po talaga dapat pinipili lang kung ano yung gusto nating ihulog eh. Dapat tinitingnan po yung inyong buwanang kita at maging tapat po tayo sa ating dapat na hulog sa SSS po. Pero Vanjie, hindi nabanggit ni Miss Meling yung kanyang edad. Mayroon kasi kaming patakaran, Ma'am Meling, na kung kayo po ay edad 55 o pataas, may kaunting paghihigpit po ang SSS sa mga sa halaga na inyong contribution sa SSS. Ang mga self-employed po kasi na edad 55 o pataas po, hindi po pwedeng magbiglang taas ng hulog sa SSS. Pwede pa rin pong taasan ng hulog sa SSS pero by one salary bracket na lamang po kada taon. Ano lang naman kasi yan, Vanjie, nakahalata lang tayo sa style ng mga ilang miyembro natin na maghuhulog sa mababang bracket ng pagkahaba-habang panahon. Pero pag malapit na yung retirement nila, bigla nilang tinataas. So, yan lang naman po ang paghihigpit ng SSS. Ibig sabihin lang naman na SSS ay maging tapat tayo sa ating dapat na hulog sa SSS. At syempre, SSS members, tandaan niyo po, ang lahat ng benepisyo na makukuha niyo sa SSS ay nakabase po sa halaga at bilang at dami ng hinulog niyo po sa SSS. Kaya, Naimiling, kung kaya niyo pa, naku, mainam, mag-stick ka dyan sa bracket na yan. Okay? Mula kay Vilma Paralag, magkano po ang hulog ng self-employed, Sir Carlo? Oo. Ang hulog po ng self-employed ay sa kasalukuyan, Ma'am Vilma, ang pinakamababa po ay 400 pesos kada buwan kung ang inyong kita ay hindi aabot sa 3,250 pesos kada buwan. So, pasensya na, inexacto ko, no? Kung simpleng self-employed lang kayo, nagpapa-load lang kayo, may kaunti kayong buy and sell, ang kita nyo ay hindi aabot ng 3,250 pesos kada buwan, 400 pesos lamang ang inyong buwan ng hulog bilang self-employed. Sa kabilang banda, Vanjie, kung mataas ang inyong kita kada buwan, mas mataas sa 24,750 pesos kada buwan, ang buwan ng hulog sa SSS ay 3,280 pesos sa kasalukuyan. So, Ma'am Vilma, nandun po yung range. Ang pinakamababa po ay 400 pesos kada buwan. Ang pinakamataas po ay 3,280 pesos kada buwan. Hanapin na lamang po sa aming website yung aming circular, SSS Circular 2020-034B, o yung payment schedule for self-employed. Yun lamang po ang inyong babantayan. Makakakita po kayo doon ng table kung saan, kung magkano po ang ihuhulog ninyo sa SSS base po sa inyong buwan ng kita. Yes, monthly salary. Sir, yung 400, no? 390 for SSS, 10 pesos for? Correct. Maraming salamat, Vanjie. Yes, so yung breakdown ng 400 pesos ay 390 for the regular Social Security program at yung dagdag na 10 piso ay for easy contributions, for easy coverage para magkaroon kayo ng easy benefits kung work-related ang aksidente, disgrasya o sakit. Sir, kung mataas naman ang bracket, magkano yung easy? 30 pesos naman, Vanjie. Bali, nagiging 30 pesos ang hulog sa easy kung 15,000 o pataas ang inyong buwan ng kita. Thank you, Vanjie. Well said, sir. Okay, mula naman kay Josefa Gasapo. Yung nasa abroad po na gustong mag-self-employed po, paano ang proseso po kasi naiwan ng SS number sa aking anak? Ma'am Josefa, kayo po ay overseas Filipino worker. So, ang tama pong membership registration ninyo dapat sa SSS ay bilang OFW po.
So, maabala ko na lamang po kayo, Ma'am Josefa, na i-type nyo lamang po ang OFW sa loob ng aming social media accounts, at marami po kaming mga suggestions doon kung ano ang magiging gabay ninyo sa pagrehistro bilang OFW po, Ma'am Josefa. Oh, Ma'am Josefa, pwede ka mag-email sa eofw.relations@sss.gov.ph. Okay? Mula kay Anna Zeus, ask ko po yung mga online sellers, kabilang ba sila sa informal economy, sir? Salamat po at magandang umaga. Ah, yeah. Madami yan ngayon, sir. Hindi ko masagot yan ng tuwid, Ms. Vanjie and Ms. Anna, pasensya po. Baka kailangan pa ho nating malaman kung ano yung ino-online sell ninyo. Sa occupational classification kasi na nagawa ng PSA. PSA, Philippine Statistics Authority, noong 2012, wala pa yung mga online sellers. So medyo inaasahan din natin, Banji, na baka mag-update yung ating occupational classification na list. Pero para kay Ma'am Anna, paki-alam po sana o paki-sabi po kung ano yung mas kung ano yung produkto ng inyong ino-online sell, at baka pwede pong nasa informal economy kayo or pwede din pong hindi. Huwag din mag-alala masyado, no, Vanjie, yung mga self-employed na hindi informal economy. Okay lang po, medyo hindi kasing luwag ng informal economy ang inyong payment deadline, pero sa aking paniniwala, medyo maluwag pa rin. Ang payment deadline po sa self-employed na hindi kasali sa informal economy ay maluwag din. Ana, para sa inyo, kunwari ngayon ay October 27 na, pwede mo pa rin bayaran yung July, August at September na buwan. Correct. On or before October 31. Correct. So ganun din for October, November, December na months, pwede mo bayaran up to January 31 of the following year. Medyo maluwag naman talaga yung ating payment deadline for self-employed. Mas niluwagan lamang natin for self-employed in the informal economy. So sana hindi yan masyadong concern sa iyo, Miss Anna. Sana maluwag pa rin para sa inyo yung current payment deadline natin. Correct. For self-employed na hindi kasama sa informal economy. Correct. Sir, madagdag ko lang, Anna, kung ikaw ay may hulog na dati, kasi may mga, during pandemic, sir, may mga employed na natigil ng paghuhulog, pwede ka mag-voluntary, Anna, for the meantime. Ayan. Okay, mula kay Ellie Saldi Pamandanan Morales, ang sabi niya, sir, barbero po. Pwede, sir? Nung nakita ko yung tanong, Vanjie, nagmamadali ako maghanap kung may barber dito. Hindi ko ho masagot ng diretsos, Sir Elizaldi. Ayoko pong hulaan eh. Titingnan natin yan, Sir Elizaldi. No? Double-check natin. Pero kung ikaw ay merong amo, no, may employer, sir, dapat yung employer mo ang maghulog sa'yo. Yung mga barbershop dyan na mga nasa paligid ho natin, kung ikaw ay under ng isang company or agency, yan dapat yung employer mo maghulog sa iyo. Pero kung self-employed, no, yung may sariling nagtayo ng sariling barbershop, sir, sa kanyang gilid ng bahay, yan ang titingnan natin. Pero kung may hulog ka naman dati, Elizaldi, yan pwede mo ituloy as voluntary, yan. Okay? Pero habang ano, alamin niya ni Sir Carlo, no, i-confirm natin yung listahan ng mga list of members natin under the informal economy kung kasama ka doon. Okay? Sir? Yeah, so for Sir Elizaldi, hindi ko ho nakita yung barber dito sa listahan natin na informal economy. Mm-hmm. So baka hindi po kasama sa informal economy ang self-employed na barbero po. Paumanhin po, sir. Sa under the informal economy, sir. Oh, baka hindi. So nasa doon siya sa regular self-employed, payment deadline. Okay. Na maluwag din naman, parang katulad nung kay Anna. So kung wala kayo sa listahan ng list of ano, self-employed under the informal economy, under po kayo ng regular self-employed, na yung deadline ng payments po ay every end of the following month. Tama, sir?
technically, ang pagsabi nung deadline for self-employed na hindi sa informal economy ay last day of the month following the applicable month or calendar quarter as the case may be. Medyo mahirap po, no? Mas gusto ko ho ipaliwanag with an example. Halimbawa po, muli, nililinaw ko lamang po, maluwag naman po ang payment deadline na SSS sa mga self-employed. Mm-hmm. Mas niluwagan lamang po sa self-employed na nasa informal economy. Mm-hmm. Yung self-employed na payment deadline natin ay halimbawa po sa buwan ng Enero, Pebrero o Marso, ang payment deadline po ay sa April 30. Correct. Katapusan na April. Para sa buwan ng Abril, Mayo o Hunyo, ang deadline po ay sa July 31. Mm-hmm. Sa buwan ng July, August at September, ang deadline ay October 31. At ang kahit sa anong buwan ng October, November, December, ang deadline po ay sa January 31 pa ng susunod na taon. Mm-hmm. Maluwag na po yan ang payment deadline na iyan para sa mga self-employed. Ngunit, itong ating buong programa ngayon ay sinasabi lang natin na mas niluwagan natin para sa mga self-employed na nasa informal economy. Pwedeng bayaran up to 12 months ago ang inyong hulog sa kasalukuyang buwan. Pwede nyo bayaran sa kasalukuyang buwan ang contribution para sa kahit anong buwan sa nakaraang 12 buwan. Well said, Sir Carlo. Ayan, klarong-klaro naman. Mula naman kay Cecilia Vergara na Sinopa, ang voluntary at self-employed ba ay pareho lang, Sir Carlo? Ma'am Cecilia, maraming salamat po sa tanong ninyo at nagkaroon ako ng pagkakataong linawin. Mm-hmm. Hindi po ang sagot sa inyong tanong, hindi po pareho ang self-employed at voluntary member. Napagpapareho to ng marami sa ating mga miyembro eh, pero hindi po yan pareho. Ang self-employed po, Ma'am Cecilia, ay naghahanap buhay, kumikita, wala pong employer, self-employed. Uh-huh. Ang voluntary member po ay hindi naghahanap buhay, ngunit nakapaghulog na dati sa SSS, gustong magtuloy ng kontribusyon sa SSS kasi may kakayanan naman siyang magtuloy at gusto pa niyang covered siya ng SSS. Yun po ang pagkakaiba. Ang worry natin, Vanjie, ay naghuhulog ang maraming self-employed bilang voluntary member. Ay, may mga ganyan, sir. Hula nga natin, medyo marami. Nasanay sila sa paghuhulog bilang voluntary member. At ang atin pong kampanya ngayon at dati pa ay yung marehistro ninyo ang sarili ninyo nang tama sa SSS. Kung kayo po rin lang ay self-employed naman po talaga, sana po ay magrehistro kayo sa SSS bilang self-employed dahil mas mabisa po ang protection ng isang self-employed kung ihahambing sa voluntary member. Mm-hmm. Kasi nga po, dahil sa EASY program, ang self-employed po ay naghuhulog ng dagdag contribution sa SSS. Kakarampot lang naman po, 10 piso o 30 pesos na dagdag po kada buwan. Pero ang protection po ay mas mabisa dahil kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay hango sa paghahanap buhay bilang self-employed, parang dumodoble ang benepisyo mula sa SSS. Mm-hmm. Ang voluntary member ay hindi naghuhulog ng easy contributions. Ibig sabihin, wala rin silang benefit mula sa easy program. Medyo mahalaga po ang pagkakaibang yan at maraming salamat po sa tanong. Thank you. Okay, sir. Mula naman kay Lishley Sanalo. Good morning. Ask lang po, ma'am and sir. Kasi dati akong employed and nag-resign ako sa work due to problems. Okay. Pwede po bang i-continue na lang as self-employed? How and covered or credited po ba yung contributions ko since employed po ako? Thank you po. Yes, ma'am Lishley. Yes. Yung inyo credited po yung contributions ninyo nung kayo ay empleyado, nasa record nyo na po yan, huwag po kayong mag-alala, hindi po yan mawawala. Madadagdagan nyo na lamang po yan kung kayo ay magtutuloy ng inyong hulog. Uh-huh. Ang sagot ko po, kung pwede po ninyo i-continue bilang self-employed,
Kayo po ba ay tunay na self-employed sa kasalukuyan? Mm-hmm. Kayo po ba ay may pinagkakakitaan? Mayroon po ba kayong hanap buhay na kumikita kayo at wala po kayong employer? Opo, self-employed po kayo at yes, ituloy po ninyo ang hulog ninyo bilang self-employed sa SSS. Pakitawid lamang po ang pagsunod sa aming ilang patakaran para po kayo ay maging self-employed sa mata po ng SSS. Correct. Ako, well said, sir. Naku, ayan, na-address na po natin yung mga tanong natin no, dun po sa, mula sa comment section. Okay, Direk, ito na po ba? Salang na natin to. Okay, sir, may tanong naman tayo sa ating mga regional branches po. Pasok, Direk. Marinal daw po sa Gabos. Ako po si Alfonso Miguel C. Buenconsejo, 21 anyos, asin naka-star sa Naga City, Camarines Sur. Bilang sarong graduating student, asin madali na magtrabaho, ang hapot ko po, ano po ang mga dapat gibuhon o ipasa para maging sarong bagong miyembro ng SSS? Thank you, Kuya. Sir, ang question ay mula sa SSS Naga. Ang tanong ni Kuya ay ano po ang dapat kong gawin o ipasa para maging isang ganap na member ng SSS? Gusto mo nasagutin, sir? Yes, so ang aking pagkakaintindi, hindi pa kayo miyembro ng SSS, so online application for an SS number po ang inyong gagawin. Kapag kayo'y nag-apply online, marerehistro po ninyo ang inyong sarili. Depende po sa pakay ng inyong pagrehistro sa SSS. Mag-ingat po tayo. Kung kayo po ay self-employed ng tunay, ingatan nyo po na pagdating sa purpose of registration ay self-employed po ang mapili ninyo. Pero kung kayo'y kumuha ng SS number para maging empleyado, piliin nyo naman po yung employed. So basta piliin nyo lamang po yung tamang category sa pagdating po ng purpose of registration. Mm-hmm. Kapag siya'y nag-apply online for an SS number, magkakaroon ka na rin ng online account. Mm-hmm. Naka 2-in-1 yan, Banji, sa kasalukuyan eh. Opo. Para maging ganap ang iyong pag-member sa SSS. Kayo po ay maaari ring mag-upload ng inyong documents sa SSS para maging maayos ang inyong pagpapakilala sa SSS. Kung hindi nyo po ma-upload, pwede nyo lamang po i-print ang inyong personal record form na inyong matatanggap kapag kayo ay tapos na sa inyong online application. Dalhin po ninyo ang inyong printout sa pinakamalapit na branch ng SSS na may valid ID para maging ganap ang inyong pagrehistro sa SSS at maging permanent ang pagtingin sa inyo ng SSS kasi nahatid nyo na sa SSS ang inyong sarili, baon ang ilang valid ID. Ang SSS naman po ay magkakaroon na ng kumpiyansa sa pagbabayad ng benepisyo o loan sa inyo dahil maayos na po ang inyong pag-miyembro sa SSS. Okay. Thank you, sir. Next question, Direk. Ako po si Nicole Tevez Bonat, 23 years old. Sarong estudyante na nagkukuan ng kursong Bachelor of Special Needs Education sa presenteng taon. Bilang pag-andam sa sakong pagtatapos asin paghahanap trabaho, maubod ko pong maaraman ang mga benepisyo asin pribilehiyo bilang sarong miyembro kan SSS. Salamat po. Okay, sir. So gusto niyo mag-member, ano daw po yung mga benefits, mga loan privileges ng isang member? Yes, natalakay na natin kanina pero gusto ko rin ulitin. Ang mga benepisyo ay sa inyong pagtanda, may retirement benefit. Mm-hmm. Sa inyong pagkabalda, may disability benefit. Correct. Sa inyong pagkamatay, mayroong death at funeral benefit. Mm-hmm. Sa inyong pagkasakit, may sickness benefit. Sa inyong pagkapanganak, may maternity benefit. Kung ang aksidente, disgrasya o sakit ay work-related, may EC benefits po. At pwede din pong umutang sa SSS sa pamamagitan ng aming salary loan program. Kahit sinong naghahanap buhay na may kakayanang
kumita at maghulog sa SSS. Sana po ay pakitsaga ang paghuhulog ninyo sa SSS dahil tunay at ganap at makabuluhan po ang benepisyo na maaari nyo matanggap mula po sa SSS pagdating po ng panahon. Marami po ang istorya na kung kukwentahin yung halaga ng hinulog sa SSS sa kabuuan, maaaring ilang daang libo yan, pero ang pensyon na bumabalik na habang buhay, milyon po ang inaabot na halaga. Correct. Kaya makabuluhan talaga at malaking bagay ang pagiging miyembro ng SSS at paghuhulog ng kontribusyon sa SSS dahil napakaliki po ng balik ng pera sa inyo sa oras po ng pangangailangan. Sir, dagdag ko lang, no? Siyempre kapag member ka ng SSS, from womb to tomb nga daw ang benepisyo at mga pribilehyo na ma-avail mo sa SSS. At yung mga members po na gusto mag-apply ng future member natin, na gusto mag-apply ng SSS number po, mag-ready lang po ng birth certificate nyo mula sa PSA at i-download nyo po yun. Upload nyo po yun sa aming website sa www.sss.gov.ph. Hanapin nyo lang po yung apply for an SSS number. Yan, yun po ang hanapin yung module natin. Okay? Ayan, sir. Pasalamatan natin nagpadala ng tanong mula sa ating regional branch sa SSS Naga. Maraming salamat sa iyo. Sir, nais nating natapos na naman tayo. Napaka productive ng ating pag-uusap na to. Napaka educational, informative, lahat na ng mga descriptions para sa iyo, Sir Carlo. Ito nga, maraming salamat sa mga members na nagpadala ng mga katanungan, sa mga comments po nyo. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala at may mga yung mga queries nyo po, may mga FB moderators po tayo nasasagot yan sa tulong po ng grupo ni Miss Jenny Carlos. Okay? At syempre, nice nating pasalamatan si Sir Carlo Villacorta, ang ating cute na spokesperson, no? Mula sa SSS, no? Trending lagi ito si Sir, no? Sir, any messages po, reminders, karagdagang information po sa ating mga self-employed at mula sa mga informal economy? Maraming salamat, Vanjie, no? Tsaka kay Direk at sa lahat ng sa Public Affairs and Special Events Division sa pagkakataon na ito. Marami pong mga programa ang SSS para sa mga self-employed para po sana madalian tayo sa pagko-cover sa inyo. Ang mga online platforms po ng SSS ay lagi pong ini-improve, ini-enhance para po mas magamay po ninyo ang pagrehistro sa SSS bilang self-employed. Yung mga online platforms. Ang SSS din ay nakikipag-partner. Nakikipag-partner ang SSS sa mga government, sa non-government entities kung saan may maraming mga self-employed. Kumakatok kami sa kanila para tanungin kung pwede kami makipag-ugnayan para matiyak ang SSS na mga self-employed na nasa hanay nila. Sa government, Vanjie, may mga job order workers o may mga contract of service workers na hindi covered ng GSIS, tinatanong natin ang mga ahensya ng gobyerno na iyan na makipag-partner sa SSS para matiyak ang SSS ng kanilang mga job order workers. Mahigit 2,000 na ang kapartner ng SSS sa mga hanay ng government dahil pati yung mga maliliit na local government units ay nakikipag-partner sa SSS para matiyak ang coverage ng mga job order nila. Pati mga cooperatives, nililigawan at kinakatukan din natin para po makipag-ugnayan para matiyak ang SSS na mga miyembro ng mga kooperatiba. Nakapag Memorandum of Understanding signing ang SSS at ang Cooperative Development Authority nito lamang October 20 para po paibayuhin ang partnership between SSS and CDA para po makapag-cover ng mas maraming self-employed sa pamamagitan ng mga kooperatiba. So marami kaming mga programang ganyan. Ang mga branch po ng SSS ay naririyan pa rin. Pwede po ninyo kaming pasyalan sa aming mga branch para po
maasikaso kayo sa pagre-rehistro sa SSS bilang self-employed. Sir, gusto kong i-emphasize mo yung mga farmers and fisher folks, yung mga mangingisda, magsasaka. Gusto kong ma-encourage ko siya. Maraming salamat, Vanji. Yes. Itong buong programa natin ay para sa mga magsasaka, mangingisda at mga self-employed sa informal economy. Mm-hmm. Batid po namin na kakaiba ang inyong sitwasyon, iba ang pasok ng pera, depende po sa ani. Sana po ay mabigyan ninyo ng pagkakataon ang inyong sarili na magmiyembro po kayo sa SSS bilang self-employed para po sa proteksyon ng inyong sarili at ng inyong mga mahal sa buhay o ng inyong mga beneficiaries. Kaya ko aminin, Vanji, na hindi namin masyadong covered. Hindi pa natin masyadong covered ang mga magsasaka at mangingisda. Kaya kung ano-ano ang ating mga naiisip para ma-cover, ma-encourage natin, mahikayat ang mga magsasaka, mangingisda. So sana po, pahingi po ng kaunting puhunan, oras, konting effort, tiyaga, tsaka pasensya po para itawid po sana ninyo ang pagrehistro sa SSS bilang self-employed at paghulog ng kontribusyon sa SSS. At pinapangako ko po sa inyo na ang balik po ng pera sa inyo ng SSS ay ilang beses pong babalik ang inyong kontribusyon sa SSS basta po kayo'y makapaghulog ng maayos at tapat. Balik po ng kontribusyon ninyo ay habang buhay na pensyon para po sa inyo pagdating na inyong pagretiro. At kung tayo pa po ang mauna sa mundong ito, lilipat pa po ang inyong pensyon sa inyong asawa habang buhay po na inyong asawa. Ganyan po, kaganda ang programa na SSS.